inihayag po ni Dick Gordon na hindi lamang pala 4 billion pesos ang di umano'y nanakaw sa kabanang bayan kung hindi nasa 11 bilyong piso. Because hindi mangyayari ito kung hindi inumpisahan ni President Duterte na ilipat, yan ang unang ko sasabihin, nilipat ng pera, 42 billion sa DOH. So, kaya naman ang DOH bumili. Sapat ang pondo ng bigas kung tutuusin, pero sinasamantala ng mga negosyante dahil sa batas na pinirmahan ng tatay nyo. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 29, 2023. Bagamat natutuwa, pero hindi kontento itong si dating Senador Dick Gordon. Diyan po sa nangyaring rekomendasyon o finding o probable cause ng ombudsman para po sampahan ng graft and corruption ang mga individual na nasa likod po ng Parmalee controversy. Ayon po dito kay dating Senador Gordon, dapat kasama daw po dito ang dating presidential adviser na si Michael Young ng Duterte administration, higit sa lahat ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang dapat graft and corruption daw ang ikaso sa mga ito kung hindi plunder. Malinaw daw po na pag nanakaw sa bayan, ang ginawa po ng mga tauhan na ito sa ilalim po ng Duterte administration. Pag-uusapan po natin yan ng mas malalim mamaya. Pero sa ngayon, nakalive po tayo sa Top 1 Facebook page at YouTube channel. Kung maaari, huwag niyo po sanang kalilimutang pakilike at share ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe din po sana kayo and pakihit niyo po yung notification bell nang sa ganon ay updated po kayo sa ating future live streaming at uploads. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga members po natin sa YouTube, sa mga subscribers po natin sa Facebook, sa mga star senders, super chatters, higit sa lahat sa inyong pong patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dahil po dyan, nandirito po kayo sa ating programa at sinusuportahan si Top 1. Maraming maraming salamat po. I-good luck po natin mamaya ang Gilas Pilipinas sapagkat ayon dito sa coach na dapat siguro magbitiw na. De, nagpapatawa lang ako, ano? May pag-asa pa raw po ang ating Gilas Pilipinas para makapasok sa second round ng FIBA World Cup. At yan po ay mangyayari lamang kapag ka nanalo po sila mamaya sa Italy. Gaganapin po iyan sa Araneta Coliseum, alas 8 po ng gabi at kinakailangan po nilang lumamang ng mahigit po sa 13 puntos. Kailangan nilang tambakan sa madaling salita ang Italy para po makapasok sa second round ng FIBA World Cup. Good luck sa Gilas Pilipinas. Puso, ika nga, ano? Ito pong interview ni dating Senador Gordon ay kalat na po ito sa publiko. Iba't ibang mainstream media na rin po after niya pong magpa-interview kay Christian Esguerra. Pero ang re-reactionan po nating video, yung interview nung nakaraang gabi nitong si Christian Esguerra dito kay Dick Gordon, kung saan inihayag po ni Dick Gordon na hindi lamang pala 4 billion pesos ang di umano'y nanakaw sa kabanang bayan kung hindi nasa 11 bilyong piso. Pero hindi naman totally yun ang amount. Ano? Kasi, syempre, overpricing nga. Kaya yung overprice ang maaaring nanakaw sa pondo po ng ating bayan. Yan ang mga pag-uusapan po natin sa susunod na tagpo. Gamitin po natin ang shinare na video nitong si Sir Benji Contreras. Ayon kay Sir Benji Contreras, pakinggan si former Senator Richard Gordon, ang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa Parmalee anomaly kung saan sa kanyang imbestigasyon, sana dapat kasama sina Michael Young at Lin Wei Xiong sa mga kinasuhan ng ombudsman at maging si President Duterte ng betrayal of public trust. Unahin ko na ang kadahilanan bakit hindi isinama ng ombudsman ito pong si Duterte at yung ibang individual na binanggit po natin. Kasi hindi raw po nakita na mapapatunayan sa mga ebidensyang nalikom ng ombudsman na madadawit nga po itong si Duterte. Ayun po ang kanilang dahilan. Ang mga paper trails daw po ay hanggang doon lamang sa mga binanggit nating pangalan nung nakaraang live streaming na mga nakasuhan, ano, na nakitaan po ng probable cause. Partikular si Attorney Lau, ano, siya yung parang tumatay yung pinakamataas ang posisyon sa Duterte administrations na sinampahan po ng kasong
graft and corruption. Ang tanong ko ngayon sa mga DDS, itong mga Duterte diehard supporter, paano nyo po ngayon maipapaliwanag ito pong controversy na naladlad muli ngayon sa harapan ng publiko na talagang naladlad naman noon panahon ng Duterte administrations pero hindi po masyadong pumutok dahil kontrolado ng gobyerno nung mga panahong iyon ang social media, in particular dahil sa dami ng mga nagmamahal, sabi nila, na mga vlogger dito kay Duterte at pilit na napagtakpan ang Duterte, ang Parmali mess nung panahon particular ng pandemya. O, kayo na ang bahala, mga DDS, ha, kung paano nyo ipagtatanggol ito. Kasi itong ipapakita naming video, ito naman po ay recorded sa Senado. Lahat po ng mga sinabi dito nitong si dating Senador Gordon ay matatagpuan po sa transcript of records ng Senate Blue Ribbon Committee nung panahon po na siya pa ay chairman nito at during their investigation in aid of legislation. Pakinggan po natin ang interview nitong si Christian Esguerra kay Gordon. Pero nag-focus lang siya doon sa tatlong kaso. Yes, datang natin Fortitude Star, at saka BGI Real Time, at saka yung procurement of time fluorescent PCR kits na umabot ng 4.1. Tatlo lang yan. Pero pag tinignan mo yung buong transaction ng Parmalee, 11.1 billion ang total over the period of 11 months from July, from April, no, that's pala, April 2020 to July 2021. So, diba? April to July. Ano, at ang kabuuan, ayon kay Gordon, ha, hindi sa atin ayon po ito, ayon kay Gordon, 11 bilyong piso. Ang pinupunto kasi dito ni Gordon, mga tol, maaaring hindi ko alam kung ito yung exact na napanood ko kasi mahaba pong interview na ito eh. Pinlip ni Sir Benji Contreras ng 9 minutes. Pero may sinabi si Dick Gordon na before pa na maisabatas, yung nagpapahintulot na ang pondo ng gobyerno na ito ay gamitin for emergency appropriations para po sa pambili ng mga kinakailangan laban sa pandemic, eh nagkaroon na kagad ng transaksyon at naibigay ang transaksyon na yan sa isang kumpanya na sinasabing wala daw kapasidad para mag-handle ng ganoong kalaking transaksyon. Kasi ang sinasabi, ang puhunan lamang daw po nitong kumpanya na ito ay nasa more or less 600 to 700,000 pesos. Yet, ang nakuha niyang transaksyon o kontrata ay 4.4 billion pesos. At ang pinakamasakla pa rito, wala daw pong nangyaring bidding dito. Pero syempre, ang pangangatwiran kasi ng nakaraang administrasyon ay emergency nga. Kailangan ng maging mabilis ang pagkilos. Pero ganun pa man, ang sinasabi naman itong si Gordon, dapat merong batas. Dapat mauna palagi ang batas bago magkaroon ng pagre-release po ng pondo sa isang undertaking ng gobyerno. Tuloy natin ang pag-uusap dito. Laki ng ano ba yan, no? And ito, sabi mo, 625,000 lang ang kapital. So kung magtatanong ka, dapat siguro, ang dinabi ko, magpapasalamat ako, pero partially elated lang ako. Bakit? Eh, hindi na dali yung mga malalaki. Yun. Although, happy ako, nahuli sila. Happy ako, nahuli sila, at saka iba pa. Pero yung malalaki, yung mga Chinese na big time, sila Michael Yang, yung si Lin Wei Xiong, yung si Rose Nonolim, at ang presidente ng Pilipinas. Because hindi mangyayari ito kung hindi inumpisahan ni President Duterte na ilipat, yan ang una ko sasabihin, nilipat ng pera, 42 billion sa DOH. Sa mga kaya naman ng DOH bumili. At pagkatapos, niligay nila yung mga tao nila buong na sila... Sa madaling salita, ayon dito kay Gordon, ang pinakapunot dulo na may kasalanan dito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung hindi daw pinahintulutan nitong si Duterte na ilipat yung pondo papunta sa DOH, walang mangyayaring Parmalee deal. O, yun ang pinupunto dito, ha, nitong si Gordon. Tuloy natin, mga tol. Sila Lau, bilang ang PSDBM, at ang number 2 niya ay si Warren Leong. At bibilis ako na, sa bandang huli, tinangkang ilagay si Lau, nung matapos sa bilihan, ilalagay sana si Lau sa ombudsman, maraming umulma, nilagay si Leong bilang Deputy Ombudsman. So, pagkatapos... Pero mahirap tayong magsalita dyan kasi yan ay assumption lamang.
Pero ang assumption dyan, ipaliwanag na rin natin, na italaga itong opisyal ng ombudsman para di umano, assumptions lamang ito ni Gordon, di umano maprotektahan ang Duterte kapag tapos ng kanyang administrasyon. At perhaps, parang ganun yung nangyari, pero yan ay assumptions lamang. Wala pong ebidensya na nagsasabi dyan dahil alam naman natin na ang ombudsman is impartial at ito po ay independent body that cannot be influenced by anyone. Oh, ganun ba? Tingnan natin. Tuloy tayo mga tol. Okay, salamat dyan, Mar SPG, sa iyong super chat. So ayan, kita nyo, malaki at malawak, pero sino ba naglagay dyan? Diba si President Duterte? Pagkatapos sa ano ba ang pinagagawa niya mga yan? Walang pera, pero binayaan nila. Walang legal capability. Alam, tatlo kailangan. Legal, financial, at saka technical capability. Oh, ganun ano? Walang legal, walang pera. Kasi 600,000 nga lang daw po ang kapital niyan. Tapos, walang legal personality, okay, legal capability, saka technical capability. Yet, in-award ng ating Department of Health yung deal dyan sa Parmalee. O sige, tuloy tayo mga tol. Sa lahat yung Parmalee dyan, una sa legal, yung requirement na doon na kailangan may pera, wala. Ganoon rin sa Pinas, wala yung pera. Pagkatapos, tatanong mo lang doon eh. Saan mo kukunin yung pera ang pambibili mo ng 11 billion? Kung 625,000 lang ang pera mo. Diba? Pagpasok mo pa lang sa customs. Common sense will dictate us na talagang napakataas ng irregularidad dyan sa nangyari. Kasi syempre, kaya ka nga businessman eh, namumuhunan ka, hindi pa pwedeng laway lamang. Dito maliwanag na laway ang ginamit, ang namuhunan taong bayan. At the expense of the people, kumita ng napakalaking halaga ang mga tao na nasa likod po nito. Hanapan ka ng letter of credit. Paano mo binayaran yan? In-import mo na yan. Meron ka bang letter of credit? Wala silang masyadong letter of credit. At ang dinadahilan nila kagad si Michael Yang. Paano pumasok si Michael Yang? Si Michael Yang ay ginawang director, ginawang advisor ng Pangulo Duterte nung siya umupo. That is why hindi natin masisisi si Duterte na pumanik sa China. Tuloy tayo mga tol. Kasi bakit? Chinese si Michael Yang eh. Kaya naman pala, no? Tuloy tayo. Dito ay malakas. Sabi nga ni Duterte, mismo galing sa kanya, natutulog yung ambassador ng China sa bahay ni Yang sa Davao. At kasama ito sa delegation ng China nung premier na dumating dito. So malakas, ito, tayo nagtataka na nagbago sa West Philippine Sea. Na-influensyahan si Duterte. So, ang nangyari ngayon, sunod-sunod na, hindi pa nagsisimula yung batas. On March 24, 2019, nag-order na kagad, nag-usap na kagad si Lincoln Ong na translator ni, sorry, March 24, 2020, nag-usap kagad si Lincoln Ong at saka si Lau at nag-deliver on the same day. On the same day, nag-deliver kagad ng face mask. I think, ang depensa dyan ng Duterte administration, kailangan kasi emergency na nga. Pero ang sinasabi kasi ni Gordon, dapat may batas muna. Kahit gaano ka-emergency yan, dapat may batas. Hindi pa pwede ma-exempt yung pagkakataon na yon dahil lamang, yan na, lockdown na, kailangan na kaagad. Ang malino kasi dito mga tol, whether you like it or not, pati sa mga basher na nanonood, isinasampal sa mukha ninyo ni Gordon ngayon yung pagkakamali ng hinahangaan ninyong administrasyon. Malinaw na mali ang Duterte administration dito sa Parmalee deal. Magpasalamat nga kayo at hindi nasama sa kaso yung tatay ninyo. Ano? Ang sinacrifice na mga individual hanggang kay Atty. Lau na lamang. Kaya magpasalamat na kayo ha. Dapat matuwa na kayo, hindi kasama tatay ninyo. Pero sa harapan ng mga Pilipino ngayon, dapat kasama itong si Duterte. Kasi sabi nga ni Gordon, siya ang dahilan kung bakit nailipat yung pera papunta sa DOH. Kaya naman yung DOH nakipag-deal dito sa kumpanya na ito na walang kapasidad legally, walang technical capacity at
hindi pa napapanahon ng mga panahong iyon para po magkontrata sila dahil wala pa nga pong batas na nagsasabi para dito. Tuloy tayo mga tol. 300,000 units, no? At ito binayaran later on, mga April na. Pero nakakapagtaka, hindi pa nag-uumpisa yung batas. Because ang batas, magsisimula, I believe, March 25, doon pinablish. Pero nakapasok na agad. So talaga may manifest impartiality. Impartiality na ginagawa nila. Sir, isa-isahin natin na. Sorry, excuse me. Gustong-gusto ko, lahat ang dami yung nilatag. No? Isa-isahin natin. Baka naman excuse nila dito sa March 24 deal between Lincoln Ong and Lau. Eh, nagmamandali kasi pandemic. Because I remember, if I'm not mistaken, March 15, in-lockdown na in-order ni President Duterte. Pero kaumpisa pala ng batas eh. Hindi pa na bibigyan ng pagkakataon yung iba na makasali sa bidding. Nauna na siya kagad, nag-deliver. Bago pa, umiral yung batas. Nag-deliver on the same day. Di ba ka nakakapagta kayo? Okay. At maganda, galing yung deliver niya. In short, mga tol, greatly favored ito pong kumpanya na ito. Ano ang reason? Eh baka alam nyo na. Hindi naman puputok ang issue na ito kung walang naitago sa bulsa. Ang sinasabi pa nga dyan, itong mga opisyales ng Parmalee, hindi naman po ganun kayayaman. Pero nagsipagbilihan ng mga luxury cars at iba't iba pang mga luxurious things. At saan galing yung pinambili nila? Eh doon sa nanakaw nila na pondo ng bayan. Napakasama ng mga ganitong uri ng individual. Kasi ito yung panahon na life is uncertain. Walang nakakasigurado po sa atin kung tayo ba ay mabubuhay sa hinaharap. Dahil kumakaharap po tayo sa isang sakit na nung mga panahong iyon wala pang lunas. Tapos sinamantala pa di umano ng mga tao na ito. Ngayon ipagtatanggol nyo pa? Mga basher, pinagtatanggol nyo pa itong mga tao na ito? Anak ng teting talaga kayo. Tuloy tayo. Tuloy natin mga tol ha. Ang kumpanya. Yung una, yung Evermore. Kung saan tumubo ka agad yung Tiger, hindi pa doon sa Tiger. Tumubo sa Tiger Field. Tapos yung Tiger Field, binenta kunyari sa Parmalee. Hanggang umabot yung presyo ng binibenta to, 28 pesos. From a low of about 6 pesos at ngayon, 7 pesos. I will get you to you in a little while. Masyado ng... technical yung mga pinag-uusapan nila, mga figures. Ang punto lang natin dito mga tol, unang-una sa lahat, kaya ako na itatopic si Duterte kasi tinitira nyo si PBBM, mga Duterte fanatics. Kung hindi nyo tinitira si PBBM, like for example, sa mga nangyayaring pagtaas ng bigas ngayon, hindi ako gaganti. Nagre-react lang ako dito. Dahil yung sinasabi nyong santo, natatay ninyo, na akala ninyo walang korupsyon sa kanyang administrasyon, eto na oh. Sinasampal na kayo ng mga ebidensya. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung billions, almost a billion deal sa Department of Education sa laptop. Wala pa dyan yun. Parmalee deal pa lamang ito. Kaya wag nyong idamay si PBBM, please. Para sa ganon, titigilan ko rin itong si Duterte. Dahil sa bawat komento ninyo ng pagsasabi ninyo na kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtaas ng presyo ng bigas, babalik lang ako sa inyo. Puntahan natin ang bigas ngayon. Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit mataas ang presyo ng bigas? Hindi. Kung meron mang dapat sisihin kung bakit ang presyo po ng bigas ngayon hindi makontrol ng gobyerno, tatayin nyo na naman ang dahilan. Bakit tatayin nyo? Pinirmahan ni Duterte, ayon sa pangungumbinsi ng kanyang economic team, ang rice tariffication law. Itong rice tariffication law, ayon sa economic team niya, ay nag-i-intend. Maganda naman ang layunin actually, problema sa blay sila. Nag-i-intend daw ito na mapababa ang presyo ng bigas noong mga panahong iyon na kada kilo ay bababa ng 7 piso. Kasi lalaganap pang importation kapag ka marami ang supply, common sense will dictate us na bababa ang presyo. Pero hindi ganun yung nangyari. Kasi bakit? Yung mga negosyante na pinagkatiwalaan dahil sa batas na yan, sinamantala ang pagkakataon at nag-smuggle pa, nag-hoard pa hanggang sa kasalukuyang ginagawa nila. In fact, natumbok ng ating speaker Martin Romualdez at Congressman Erwin Tulfo
ang isa sa warehouse na nagtatago ng mga bigas. Sapat ang pondo ng bigas kung tutuusin, pero sinasamantala ng mga negosyante dahil sa batas na pinirmahan ng tatay nyo. Tapos isisisi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sa darating na Oktubre, ma-i-stabilize na, ayon sa ating mga eksperto sa mga darating na buwan, ang halaga ng bigas. Pakinggan po natin ang interview naman mula po dito kay representative ng Sinag. Ano? Ito po ay interview ng 1PH at pakinggan natin kung ano yung kanyang paliwanag dito. Bakit tumataas ang presyo ng bigas na isinisisi nyo kay PBBM, pero kung tutuusin, dapat tumingin kayo sa salamin dahil ang dapat nyong sisihin, tatay nyo mismo. Last year kasi, maraming mga magsasaka na nag-surrender, ibig sabihin, hindi na nagtanim, no? Dahil yung policy ng mga magsasaka po natin, tinamad na sa pagsasaka dahil pinabayaan ng tatay ninyo ang agrikultura. Ano? Ito, matagal nang nire-raise na point ito ni dating Secretary Manny Piñol. Pero halos walang nakikinig sa kanya kasi kayong mga DDS, lalo mga vlogger at mga trolls na inamin naman ni Duterte, tanggol lang tanggol. Pinaplad nyo ng magagandang komento ang panahon ng Administrasyong Duterte at pinilit na pinalalabas sa harapan ng publiko na walang mga anomalya o irregularity o kapalpakan ang gobyerno niya. Pero ngayon, nalalantad. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang naglalantad nito, ha? Ito ay providence. Ibig sabihin, kalooban na ng Diyos yan kung bakit nalalantad ang mga anomaly sa nakalipas na administrasyon. O sinasabi dito, nitong in-interview nila mula sa Sinag Group, dahil sa rice tariffication law, tinamad ang mga magsasaka, ang produksyon ng bigas dito sa Pilipinas, bumaba ng bumaba at kinailangan na nga natin ngayon mag-import. Ang problema, kinontrol naman ng mga importer ang pagdidistribute nito, pati ang presyo nito sa merkado. Former economic team ng government, mag-import na mas marami at makakatulong sa presyo, yun ang sinasabi ka. Ang import natin, umabot ng almost 30-32%. No? Lumaki. So yung lumawak, no? Yung pagpasok natin, yung pagtanim naman dito na sa atin, nabawasan. So ang nangyari, yung mga magsasaka na nagtatanim, yung mga maliliit na magsasaka na nagtatanim, nag-backout. So bumik yung production natin. So this baka year, na-discourage, imbis na ma-encourage ang mga magsasaka. Kaya kumunti na kumunti yung local produce natin. Oh, nadidinig niyo? Yung realize ng government, hindi pala nakatulong. Oh, hindi talaga nakatulong. Hindi talaga nakatulong ang rice tariffication law. Kaya ngayon, itong si Secretary Manny Piñol, pati mga senador na nanalo, pinapaalalahanan niya ngayon. Sino-sino yung mga nasa listahan na na-vlog po natin base sa pinost nitong si Secretary Manny Piñol. Sa aking pagkakatanda, nandiyan si Alan Peter Cayetano, si Cynthia Villar, si Chis Escudero, si Sherwin Gatchalian, si Rapi Tulpo. Sila yung mga pinangalanan nitong si Secretary Manny Piñol na nangako na aamyendahan o irerepaso ang RTL dahil sa paniniwala nila nung panahon ng halalan, panahon ng pangangampanya, hindi nakakatulong itong rice tariffication law. At para makumbinsi ang taong bayan, pinangako nila na babaguhin nila pero mukhang nakalimot na ang mga senador na ito. Kaya inuulit natin, pinapaalala po natin sa mga nabanggit na senador na sana alalahanin ninyo ang inyong pangako sapagkat ang rice tariffication law na ngayon umaaprove na ang ating Pangulo na dapat po yan i-review at maamyendahan na kinakailangan. Ano? Tuloy natin ang sinasabi po dito. Direction ng ating Pangulo is supportan ang ating local farmers. Nagbuo siya ng pondo para bumalik ang mga farmers natin. In which, tama yon dahil timing naman, at least yung harvest natin ng September, October, lalaki, no, compared last year. And yung first quarter harvest natin, lumaki ng konti dahil dito sa policy ng bago administration. Oh, narinig nyo? So, we are hoping. Tapos sisisihin nyo pa si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang si PBBM ang gumagawa ngayon ng solusyon
sa problemang giniwa o nilikha ng tatay ninyo, ng Duterte administration. Ang nagsasuffer sa mga problemang ginawa ng Duterte administration, tayong mga Pilipino. Pero ang lumilikha ngayon ng solusyon, unti-unti, walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya naman yata sa inyo, mga basher. Kasi hindi naman yung pagtanim eh, one time kaagad eh, mababa yung presyo. Ang pagtanim kasi, alam natin na it will take 4 months para maali. So yung cycle hindi ganun kabilis. Pero ang maganda news nito is that wala tayong shortage na bigas na compare sa other countries. No? Wala tayong problema sa bigas. And inaasahan natin na bababa by October. Ang ali ng atin. Tandaan niyo 'yan ha. Tandaan niyo yung sinabi dito nitong individual ha. Inaasahan natin na by October, kapag kaumani na ang mga magsasaka, mai-stabilize na ang presyo ng bigas. Bababa na po 'yan unti-unti. Saka dako tayo doon sa paulit-ulit ninyong sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos na nga po. Eh tingin ko hindi kayo marunong mag-determine ng salitang pangako at saka pangarap. Puntahan natin ngayon si Pahina. Puntahan natin yung post ni Pahina. Ito pong si Pahina, nag-share po ito ng kanyang thoughts about that. Na ang mga particular, itong mga basher, mukhang hindi yata marunong mag-determine kung ano yung pangako at saka kung ano yung pangarap. Di ko ma-open yung page ni Pahina. Pero ganito na lamang. Siyempre, ang pangako, meron kang specific time frame na dapat magawa mo ito or else hindi mo tinupad ang iyong pangako. At sino sa tingin ninyo ang hindi tumupad ng pangako? Walang iba kung hindi tatay na naman ninyo. Nangako si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan tatapusin ang problema sa illegal na droga. Natapos ang 6 na taon, naging talamak pa ang illegal na droga dahil bakit? Mga pulis mismo ang sinabing drug lord. At ito ay nalantad ngayon sa panahon ng Marcos administration. Sa panahon ni Duterte, eh grabe ang nangyari sa loob ng New Bilibid Prison, Bureau of Corrections. Bakit? Itinalaga si Gerald Bantag na ayon sa National Bureau of Investigations, nagtayo ng criminal organization sa loob ng Bureau of Corrections. Kaya, kung meron kayong sinasabihan ng pangako na hindi marunong tumupad, eh sampal na naman yan sa inyong mga sarili sapagkat tatay ninyo ang nangako at hindi niya natupad. O kung sasabihin ninyo na si Pangulong Bongbong Marcos nangako ng 20 pesos sa taong bayan na kada kilo ng bigas, eh meron pa siyang how many months? Meron pa siyang 46 months to be exact sa ating panunungkulan sa gobyerno na pwede niyang matupad kung nangako siya. Eh ang problema nga, hindi naman siya nangako. Kailan nyo ipakita ninyo sa video na ipinangangako ko na kung ako ay iboboto ninyo, ang halaga ng bigas ay ibababa natin sa 20 piso kada kilo. Wala. Walang ganong video si Pangulong Bongbong Marcos. Meron, pinapangarap niya na sa darating na panahon, sooner or later, ang halaga ng bigas ay maibaba sa 20 piso kada kilo. That is the difference between the pangako at saka pangarap. Ang pangarap, walang specific time frame. Ang pangako, meron. Si Duterte, nagbigay ng time frame. Si Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga hindi nangako, walang particular time frame. Pero sinasabi niya, sooner or later, sana matupad ang kanyang pinapangarap. Ano? O kaya, para magkasundo tayo at hindi tayo nagtatalo-talo dito dahil sinasabi nyo nga, eh pinag-aaway mo lang ang mga Duterte at saka mga Marcos loyalist supporters. Sabihan nyo muna yung mga vlogger na katulad ni Maharlika na ginagawa pa ng eksena ang ating Pangulo at ang ating Vice Presidente na sasabihin niya, sino ang dapat ma-impeach? Si PBBM o yung tinatawag niyang puting? At hindi daw si Vice President Sara Duterte. Pumasok tuloy na naman ako sa eksena. Kasi dinamay na naman si PBBM. Sabihan nyo si Banat Bay na walang tigil sa pagtira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabihan nyo si
Rodrigo, sino ba to? Yung nasa si Gagong Lipunan, nakalimutan ko yung tunay na pangalan. Sabihan nyo sila Sasurot at kung sino-sino pa. Na kung kayo'y magki-criticize, okay lang na i-criticize nyo direkta si Pangulong Bongbong Marcos at sasagutin ko kayo dyan. Pero the moment na ipasok ninyo ang pangalan ni Duterte at itambal nyo ito kay PBBM at ikumpara nyo ito, madadamay ngayon sa pagre-react ko si Duterte. Ako naman, reactive lamang. Kailan ko ba tinira si Duterte dito nang wala akong pinagbabasihan na pambabash ninyo? Hindi ako nagsimula ng pagtira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kahit paano, nirespeto ko ito. Sinuportahan ko ang gobyerno ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero alam nyo sa inyong mga sarili, sabi nyo nga, ako ay panatiko ni PBBM. Kung panatiko ako ni PBBM, patutunayan ko sa inyo yan. The moment na idamay nyo si PBBM at i-attach ninyo ang pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, buti nga tinatawag ko pang dating Pangulong Rodrigo Duterte yung tatay nyo eh. O, samantala kayo, hindi nyo nare-respeto ang kasalukuyong Pangulo. Huwag nyong idamay si PBBM. Ikumpara ang dalawa. I-criticize nyo si PBBM sa pagtaas ng halaga ng bigas nang hindi binabanggit si Duterte, okay sa akin yan. Sasagutin ko kayo nang hindi binabanggit ang tatay ninyo. Pero every now and then, napupunta kayo sa page ko, madidinig ko sa mga newsfeed na bigla na lamang lumalabas sa akin na binabanggit ninyo ang pagsisi kay Pangulo tapos ikukumpara ninyo si Duterte, eh magbabalikan lamang tayo. Akala ko ba ang kalaban natin mga dilaw? Akala ko ba ang kalaban natin mga kakamping? Eh bakit tinitira ng tinitira ninyo si Pangulong Bongbong Marcos? Eh mukhang nagpapanggap yata kayo na mga kakampi lamang. Eh sa tingin ko, sa totoo lang mga tol, hindi naman kaila ito. Napakarami dito sa mga DDS na ito, na mga dating dilaw. Totoo ba yung sinasabi ko mga tol? Ang pagkakaalam ko, yung maingay na babae, sino yon? Yung Chu? Dating dilawan yun eh. Tapos, ang direktor na si... Sino to? Si Yap? Dating dilawan yan. Yung maingay na vlogger na nakadikit sa kanya palagi, na parang tuta niya, o baka tuta niya talaga, yung Coco Locoy ba yun? Dilawan din dati yun. Di ba? Eh tayo, ako wala akong hilig sa politika dati, kaya ako, kung meron mang loyalista na makabago, eh ako, new breed generations ng loyalista. Pero kay PBBM ako. Wala akong pakialam sa ibang mga Marcos. Wala akong pakialam kay Senator Amy Marcos. Pero nire-respeto ko siya dahil nakakatandang kapatid siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang loyalty ko, syempre, naka-play sa Constitution. At sino ba ang itinalaga ng taong bayan para maging presidente na naaayon sa ating Constitution? Si Pangulong Bongbong Marcos. Therefore, my loyalty will go to the Marcos administrations. At kung sasabihin ninyo, eh bakit puro ka nalang papuri ng papuri kay BBM? Eh syempre, supporter nga ako. Alam nga namang birahin ko si BBM, di hindi na ako supporter. Meron bang supporter na bumibira sa sinusuportahan niyang tao? Magkaiba ang supporter at saka critics. Sila Antonio Contreras, profesor. Yang critics yan. Sumusuporta, pero nakikriticize. Pero ako, purely supporter ako. Kung meron bang problema ngayon sa gobyerno, like for example, yung mga controversy na kinakaharap sa Bureau of Corrections, hindi ko ikikriticize yan. Instead, tutulungan ko ang gobyerno na ipaliwanag sa taong bayan kung ano ang ginagawa ng gobyerno para mapabuti ang Bureau of Corrections. O hindi ibig sabihin nun, hindi ko nakikita ang mga mali. Like for example, ang Wi-Fi. Alam ko, mali ang Wi-Fi. Pero mali ba na sumunod tayo sa International Standard for the Treatment of Persons Deprived of Liberty? Like for example, yung karapatan nila na madalaw ang kanilang pamilya, in particular during pandemic, madalaw sa pamamagitan ng online communications ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nagkaroon ngayon ng Wi-Fi sa loob ng kulungan. Pero mali ang implementations ni Katapang. Pero ikikriticize ko ba si Katapang doon? Hindi. Kasi hindi makakatulong yun sa Marcos administration. Hahayaan ko na yung mga critics o yung mga konstruktibong individual ang tumira sa bagay na yon. Kasi negatibo yun eh.
Nandito ako para i-promote ang administrasyon. Nandito ako para suportahan ang administrasyon. Ito ha, simpleng ilustrasyon. Sa isang pamilya, kung saan kayo ay nabibilang, pagka merong problema, nagkaroon kayo ng pagtatalong magkapatid ng inyong mga magulang, inilalabas nyo ba sa harapan ng publiko? Di ba hindi? Inaayos nyo sa loob lamang ng pamilya yung problema ninyo. Kasi nakakahiya iyon kung ilalabas mo sa harapan ng publiko. Pananatilihin mo na lamang sa loob ng pamilya, pero aayusin ninyo. It doesn't mean na porket hindi ko kinikritisize ang gobyerno, hindi ko nare-recognize ang problema. Hindi nyo alam kung ano yung mga pinag-uusapan ng mga kapwa kong vlogger, kung paano susolusyonan, kung paano i-re-recommend, kung paano isasuggest ang mga bagay-bagay sa mga nakikilala namin. Oh, ganun yan, pamilya. Anak ng teteng, kapag ka ikaw mismong pamilya mo, sinisiraan mo, eh wala ka sa ayos. Oh, kaya sana kayong mga basher, muli, nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi patuloy kayong nandirito, nanonood sa akin, dahil sa panonood ninyo, dumadami tuloy ang manonood natin. How many viewers we have now? Nasa 788 combined mula po sa Facebook at saka sa YouTube. Sa YouTube, 141. Sa Facebook, nasa 639. Ganyan ngayon ang manonood natin. O dahil yan sa mga bashers at higit sa lahat, sa mga supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O with that, maraming maraming salamat sa panonood po kay Top 1. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, saktan muna natin muli itong mga bashers na manonood po natin. Salamat sa inyo mga basher, ang tatangan nyo.